Kaninang alas 4 ng umaga, si Typhoon Betty ay huling namataan sa layong 815 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 215 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At ngayong araw, nakikita nga po natin na yung trough ni Typhoon Betty, maging itong southwesterly wind flow, ang magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi ng ating bansa. At para nga sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Betty, nakikita natin na unti-unting babagal ang pagkilos nito. Posible yan hanggang bukas habang ito ay kumikilos generally west-northwestward or northwestward patungo yan dito sa karagatan silangan ng extreme northern Luzon. At nakikita nga natin by Tuesday, kapag ito na ay nasa silangan ng Batanes or nasa karagatan silangan ng Batanes, nakikita natin by Tuesday na mataas yung posibilidad na bumagal ang pagkilos nito or maging almost stationary ito. And then afterwards, kapag naman ito ay nandito na sa may area by mid-Wednesday or Thursday, magre-resume ito ng kanyang movement, pahilaga or hilagang silangan, patungo naman dito sa may silangan sa karagatan ng East Taiwan. At nakikita nga natin, by Tuesday or until Tuesday, ay bahagyang or unti-unti itong hihina. At, ngunit ina-expect pa rin natin na throughout the forecast period ay within typhoon category pa rin si Bagyong Betty. At nakikita naman natin, by late Thursday or early Friday, ay posible itong maging isang severe tropical storm na lamang. So muli po, patuloy ngang babaybayin ni Betty itong karagatan patungo dito sa may silangan ng Batanes or yung karagatan silangan ng Batanes kung saan by Tuesday, ito yung closest na araw niya dito sa may area ng silangan ng Batanes. Kung saan habang binabaybay nga po nito ni Bagyong Betty ang karagatan, posible pong by Monday or as early as Monday, tomorrow po yan, makaranas na ng mga pag-ulan itong malaking bahagi or yung ilang bahagi ng Northern Luzon, kasabay naman nito na i-enhance ni Bagyong Betty yung southwest monsoon na siya namang magdudulot ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Western Visayas at ng Southern Luzon. At sa kasalukuyan, meron pa rin po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa malaking bahagi po yan ng Northern Luzon, particular na yan sa Batanes, Cagayan, kasama na dyan ang Mabuyan Islands, Isabela, Apayao, Ilocos Norte, sa northern at central portions ng Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province at Ifugao, sa northern at central portions ng Aurora, Quirino at sa northeastern portion ng Nueva Vizcaya. Kung saan itong mga areas po na nabanggit natin ay posible nang makaranas ng mga malalakas na hangin. Posible po yan mamayang gabi or bukas ng Lunes. Kung saan itong malalakas na hangin po na ito na dulot ni Bagyong Betty ay posible pong magdulot ng mga minimal to minor damages, lalong-lalo na sa structures na gawa sa light material. So pag-iingat at paghahanda po para sa ating mga kababayan. Samantala, para naman sa mga pag-ulan na dala ni Bagyong Betty, ina-expect natin bukas ng early morning hanggang sa Tuesday, ina-expect natin na makakaranas na po ng mga malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng Northern Luzon, particular na yan sa eastern portion ng Babuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantala, meron din tayong mga malalakas na pag-ulan na mararanasan sa Batanes, sa northwestern portion ng mainland Cagayan, maging sa northern portions ng Ilocos Norte at Apayao. By Tuesday early morning naman to Wednesday early morning, mas malalakas pa po na pag-ulan yung mararanasan dito sa area ng Batanes, Babuyan Islands, at sa northern portion ng Ilocos Norte, maging sa northern portion ng mainland Cagayan, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. Samantala, meron ding mga malalakas na pag-ulan na mararanasan sa Pangasinan, sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, maging sa mainland Cagayan. Samantala, by Wednesday early morning naman to Thursday early morning, patuloy pa rin pong makakaranas ng malalakas na pag-ulan ang Batanes, Ilocos Sur, northern portion ng La Union,
maging ang northern portion ng Benguet. Ang area din po ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Abra at nalalabing bahagi pa ng La Union at Benguet ay makaranas din po ng mga pag-ulan. Maging ang northern portion ng mainland Cagayan, Pangasinan at nalalabing bahagi pa ng Cordillera Administrative Region. Samantala, yung mga areas naman po na hindi man directly na maapektuhan ng mga ulan na dulot ni Bagyong Betty ay maapektuhan naman po ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon na in-enhance ni Bagyong Betty sa mga susunod na araw. Kung saan bukas po makaranas na ng monsoon rains o yung mga halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan, itong area o yung western portions ng Mimaropa at western Visayas. At hanggang Tuesday po yan or mas mataas po yung chance na maranasan yan by Tuesday. And also by Wednesday naman ay meron din tayong monsoon rains pa din na mararanasan sa western portions ng Mimaropa maging sa western Visayas. So yung mga areas po na nabanggit natin, paalala po no, sa ating mga kababayan dyan na mag-ingat at maging alerto dahil magiging mataas yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, para naman sa dalang lakas ng hangin ni Bagyong Betty, yung mga areas under Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ay makaranas ng mga malakas na hangin na maaaring magdulot ng minimal to minor damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. At nakikita nga po natin, posible po itong maranasan mamayang gabi or bukas ng Lunes. Samantala, nakikita po natin na Wind Signal No. 2 yung posibleng pinakamataas o yung highest wind signal na maaari nating itaas sa pagdaan nito ni Bagyong Betty. Ngunit hindi rin po natin inaalis yung possibility na meron tayong itaas na tropical cyclone wind signal number 3 kung sakali man magkaroon ng mas westward movement itong si Bagyong Betty. Samantala, bukod po dito sa mga areas na meron tayong tropical cyclone wind signal, dulot naman ng southwest monsoon na enhanced by Bagyong Betty, makaranas din po ng bugso ng mga malalakas na hangin. Possible po yan ang area ng Visayas, eastern portion ng Central Luzon, eastern and southern portion ng Southern Luzon, maging ang northern portion ng Mindanao. Posible po yan bukas ng gabi or ng umaga. Kung saan, ito din pong area ng or yung western portion din ng Luzon ay makaranas din po ng mga bugso ng mga lalakas na hangin. Posible naman po yan by Tuesday or Wednesday. So,